ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa Father. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Dala sila ng ano, yung mga dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa isang ina, "Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos." Sobrang... Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon? I invoke my right to remain silent. Pero ano naman po yung angels of death? Inyong mga kabalitaan. Ito ang headline sa ngayon. Panoorin ang highlights ng latest public hearing. Paano ka naman na abuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Juaro Limba, Logistic Department. Na wala ibang ginagawa, magtinda, magsolicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Nakaranas po ako ng karumal-dumal na ano sa loob ng ano compound. The Kingdom of Jesus Christ, doon po sa Baliches, sa Oyo, Quezon City. Sa kasalanan pong nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa Father. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto, hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko may mga pasa pa pati dito sa noo ko. Then that time, meron ding nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili. Tapos, pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ng nikibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa dun, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko nun that time. That time, hindi pa nakontento. Pagkatapos, after 2 weeks ata, dinala pa kami sa dun sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng walang permit. Yung building niya, yung ginagawa niya ngayon is MNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon, 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama. Nagdadalangin din kami. But that time, was time na sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to ah. Diba? Patatrabuhin ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi kami, madaling araw, hanggang umaga, alas 6, kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar daw namin, inagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin, ilang taon yun, ay ilang buwan. Kaya pagkatapos noon, naisipan namin, siguro na, sa nag-isipan namin na tumakas na lang, wala kaming pira noon eh, that time, di ba? Wala kaming damit, 2 days lang, di ba? At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo, yung pag-untog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng katawan. Siya po talaga nagsabi kasi na pinaharap dun sa altar. Tapos tumawag si Kibuloy through calling, hook up, tapos yung cellphone tawag siya, tapos kinokonek sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota. Sa akin noon, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine.
Samantala sila, nanonood pala sila ng sini sa Amerika every day. Hindi ba? Sabi ni Ate Gingging. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondejar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng KOJC? Yes, okay. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimos sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus. O gamit yung mga iba-ibang association. Lahat-lahat na lang ginawa namin. 2021 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days, nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, naraano ko pa yun. Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon. Ano ko pa rin yan. Yun pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021, April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, tatlo sila. Uh-huh. O yung kasama dun yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So, pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko, tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So, wala akong alam. Inanong ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm-hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na wala akong means of communication sa anak ko kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni. Yan. Tapos, yun na, nakausap ko siya. Bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos, si Pastor Kibuli mag-glorified na. So, nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time, masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Tawag dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa, hindi ma, ito na yun. Ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak. Para kay Pastor Kibuli. Kaya gusto daw niya makarating sa seventh heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan eh. Bakit mo masabi? 13 years old ka lang. New convert ka lang. So mayroon nagsabi sa inyo, sa'yo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na anak, mag-aral ka kahit, sige. Kung gusto mo diyan maglingkod ka diyan, maging alay ka ng buhay mo sa kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, Mama, ang sabi niya, pinaka-worst na sinabi ni isang anak sa isang ina. Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa'yo, nang ayaw niya talagang sabihin. Tapos, dahil sa na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema, dahil pinike nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSA, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko, bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral nang mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak. Di ba hindi ano yun, hindi dapat. Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin, may sakit sa baga ang anak ko.
Tapos ma'am, ano, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ano? Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung si, isa, dalawa yan sila, ma'am, si Carla Guillermo. Mm-hmm. Oo. Okay. Tapos ma'am, ano, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit anong saang, ano, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko na naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na naano ko yun, nalaman ko yun, ma'am, pinagpursigya ko. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Mm-hmm. Siguro sa takot nila, mama, iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, so, pagdating, ma'am, pagdating nun sa amin na, to make the story short, yes, Nakauwi ang anak ko. Dahil siguro napilitan sila. Pag-enroll ko, ma'am, ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Mm-hmm. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, i-ano niya ako, mama, hindi, kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaksyon, ma'am. So, na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos salamat, isa pa, ma'am, Jocelyn. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, Jose wala Maria po siyang College. Alam. Okay. Wala po siyang alam. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Ito na guys, ang legit na lalong magpapa-inlove sa partner mo. Ang Sweet Night Fragrance Collection na nangungunang bumibenta ng 1.9 million sa TikTok shop. Siyempre kasama ang favorite flavor na whipped vanilla and spice, wild vanilla at ang men's blue. 99 pesos lang, pero legit na amoy mayaman at recommended by influencers. So order ka na? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners... Yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so membro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni Ms. Valdehuesa at ni Yulia. Tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members
because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Miss Valdiwesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Mm-hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganun ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi po. Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. Polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat it po. It was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko pero alright, hindi ko po ma-authenticate kasi... Ngayong panahon na to, malakas ang AI. At kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent on the issue rin po. Meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko?
Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. All right. Tapos pwede niyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba niyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige.